Okay, daddy's duty. Daddy's duty tayo ngayon. Okay. Wait lang, pangat nila ito. Daddy's duty. Oh, papa's duty. So, yung gatas niya. Yung anak ko. Okay. Go. Bali, apat atakal daw. Wait lang. Apat atakal. Puno ba? Okay, tuloy na. Okay. Ito niyo mga tropa. Sabi ko magpwesto na siya. Magpwesto na. Oh, tara na. Pwesto ka na na. Dali. Pwesto ka na. Pwesto na. Dali. Pwesto. Pwesto ka na doon. Doon. Pwesto na. Gana, gana. Ang gulo ng kama na. Pangit naman ang higa mo. Dapat pa ganun, no? Kaya may ang kama namin mga tropang gulo-gulo na. Yan, awa ka niya ilong ko. Yan. Yan, yan ang gusto niya. Yan ang trip niya mga tropa. Yan, ito yung pampatulog niya, no? Gusto niya nga pati pa ako nakalagay dito sa kanya. Yan, yan ang trip niya. Kanina amoy puwit yung paano mo, yung kamay mo. Ngayon, mabango na. Nagilamos na siya eh. So, yan. Tanggalin ko mga tropa na. Tanggalin ka. Ayan. Ngayon din. Huwag magalaw. Huwag gusto ka ka. Ahay ka na, ahay ka sa mga ano mo, sa mga tropa. Hello po. Ang busy po siyang kumain. Ayan o. Oh. Yung kama namin, gulo-gulo. Kung ano pinaggagawa, hindi na natulog. Gusto pa naka-aircon. Pag walang aircon, iiyak pa. Sabi, sabi pa niya. Ah! Ay ko! Ay! Masakit ilong ko na. Ayun! Yun! Wala nang ilong. Oh, ano nga ba mo? Ano nga ba mo? Alam rin siya mag-isa. Oh, naka-close open ka? Close open, close open. Ayun naman yung tinuturuan. Ayun naman tayo, naalala mo na naman yan. Tulog ka na. Nakarami ka na ano. Nakailang daddy ka na. Nakailang tip na ako na kung daddy mo. Matulog ka naman na. Kiss mo na, kiss. Kiss. Kiss mo na, kiss. Bago na. Good night po. Good night. Ayun na. Good night ka. Good night ka sa mga katropa. Suplado po siya mga katropa. Suplado. Good night. Ayoko. Sino pa daddy mo pa? Loko ka, pina daddy mo pa sa akin. Baba. Pero matalis. Papa. Papa? Papa. Oh, pina daddy niya ako makatropa na. Tama na, tutulo pa yan. Ayan. Bye-bye. Papa. 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 Kiss papa. Kiss papa. Kiss na. Kiss na. Ariko. Ariko. Ay, embrace. Ariko, Ariko. Ating gusto niya mga trip, mga tropa. Ayan, ganyan po. Oh, oh yan ang gusto. Ay. Ayan po mga tropa trip niya. Ayan, ganyan. Lipat siya. Gusto niya nakaganyan. Lambing-lambing ng anak ko, ah. Ayan po. Yakap siya, tapos nakadantoy. Dantoy siya sa akin. Ah, oh. Ah.
kanina, kinikiss mo ako. Ano yan, mukhang kiss. Naya ka na? Gusto pa. Gusto pa. Aray ka. Kiss pa pa. Kiss. Kanina, kinikiss mo ako. Kiss. Saan kanina? Inaya na siya, binata na siya. Binata. Oh, kiss ha. Kanina, kinikiss mo ako sa lips. Ngayon, nahiya ka na. May camera kasi. Marunong ka na mahiya, ha? Love you. Love mo pa, Papa? Love mo, Papa? Kiss. Arika. Arika. Oh, tuwal ko na. Tuwal ko siya mga katropa, ano? Wapantok na to. Bye-bye. Pag-ibig siya, bye-bye. Papa! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, upo. Bye-bye! Ah, sige na, bye-bye na. Tama na. Many years later, ito na, tulog na anak ko. Oh, di ba? Tulog na. So, kanina, nilalagay ko siya dito sa braso ko. Ayaw niya. So, gusto niya dito. Yan. So, dito siya nag-unan. Yan. Nahilo siguro siya, kaya nakatulog siya agad. Kaya, love you na. Love you. Bango niya. Nagilamos siya kanina, mga katropa, no? Nagilamos siya. Nilamosan ni nanay. Nilola niya. Nag-away pa sila kanina. Yun, ayaw niya magilamos kasi daw malamig. Pero tapos kanina, bago siya matulog, nakaturo siya sa aircon. Yan. Kasi mga katropa, nakakahiligan niya talaga magsindi ng aircon bago matulog. Love you. Si mga tropa, matulog muna siya. Love you. Ito mga tropa, no? Tulog na yung anak ko. Makagawa na tayo ng vlog kasi nga natulog na siya. Kasi papas duty ako ngayon. Ako po nag-aalaga sa anak ko ngayon. Kasi gusto kong mapunan yung days, yung years na wala po ako dito sa Pilipinas at maalagaan ko yung anak ko. So kahit pagod kasi nga ang bigat niya, tapos ang likot niya, no? Kaya gusto kong sulitin yung araw na kasama ko sila. Siyempre, yun. Napatulog ko na siya. Nakailang gatas siya, no? Nakailang gatas. Dalawa, tatlo. Bago ko siya napatulog. So, matagal naman yung interval nun, no? Hindi naman siya sunod-sunod. Kasi, yung unang gatas, naubos siya. Tapos naglaro lang kaming dalawa. Kasi nga, gusto niya magpaglaro sa akin. Good thing kasi, nagpaglaro na siya sa akin. Unlike dati, hindi siya nagpaglaro. Nahiya pa siya, no? Nung unang araw ko dito. Tapos, ngayon, kanina, kinikis niya ako sa dito. Tapos, nung galaro po kami dito kanina, kinikis niya ako sa lips. Ayun niya, ganoon niya, kinikis niya ako. So, nakakatanggal ang pagod, mga tropa, no? Ganito pala pag ano na, pag parent na, no? Yun. So, mga tropa, gusto kong sagutin yung mga tanong nyo, yung mga tanong ng mga katropa natin na bakit daw ako umuwi sa Pilipinas, dito sa Pilipinas. At tapos, hindi ka na bababalik sa Japan, mga ganon. Sabi na, for good ka na ba sa Pilipinas, mga ganon. Yung mga tanong po ng mga katropa natin na gusto ko lang sagutin kasi ang daming tatanong, hindi ko muna masagot. Sabi ko nga, kasi naguguluhan din ako, mga katropa, no? Yun. Bale, nagkaroon po kami ng interview nung August to September, mga ganon. Kasi po, papalitan na po yung visa namin ng SSW. Yun. Then, yung meeting na yun, mga katropa, sinabi ko sa kumiay namin dati na magbabakasyon ako ng December. Yun. Dahil nga po, sa kasagsagan ng pandemic, hindi po ako parang hindi sila pumayag na magbakasyon ako. Pero, dumating yung time na November yata yun na naging okay na yung pandemic o yung virus, no, naging okay na. Kaya kumbaga itinuloy ko po yung bakasyon ko dito sa Pilipinas. Ang hirap mag-decision, mga tropa, no? Sobrang hirap. Kasi nga po possible po na hindi po ako makabalik agad. Yun. Pero yung pandemic naman, mga tropa, yung virus naman, pwede naman ako makabalik. Pero ang problema, mga tropa, may isa pang problema kami na hinaharap po, no? Hindi lang po yung virus na yan.
Kasi siyempre, di ba, yung virus kumakalat, di ba, medyo nagigipit si Japan. Hindi pala medyo, talaga nagigipit po si Japan na makapasok po yung mga bagong visa na na-release nila. Kaya hindi po pinapasok yung mga tropa. Ano? Kasi nga, may bagong virus na naman na dumating. Yun, yung mga bagong ano, hihiko kong taas. Yun, yung bagong virus kasi mga tropa, kumakalat na naman. Kaya sabi ng ano, Prime Minister na matutunan sila sa unang pagkakamali. Kaya, ano ba yan? Parang unang araw pa lang na pagputok ng virus, na bagong virus, nagigipit na sila agad. Ganun sila kagaling ngayon. Kasi nga, nasubukan nila nung una. Yun. Ito mga tropa, ano? Wait lang, lagi ko lang to. Yun. Okay na ba? Okay. Yun mga tropa, bale, pinipigilan nila ako magbakasyon. Pinipigilan na ako umuwi sa Pilipinas. Maraming nangyari. Una, pinipigilan ako na umalis sa Pilipinas. Ay, umalis sa Japan, umuwi ng Pilipinas. Kasi, una, kami po kasi yung pioneer na naiwan doon. Isa po ako sa pioneer na naiwan. Kaya, maraming bagong darating kasi o bagong mga SSW na ibang company na nag-apply po sa company namin na hindi po marunong, hindi pa marunong. Tsaka may mga bagong dumating din dati na siguro mga 3 months na sila, hindi pa ganun karunong. Kaya kailangan ng guidance, kumbaga. Pero sabi ko nga sa kanila dati, nung August to September, nagpaalam na ako sa kanila magbabakasyon na ako. Yun, nagpaalam na ako. Dapat naghanda na sila, di ba? Dapat naghanda na sila yung kung anong gagawin, di ba? Yun. Kung ano yung dapat i-prepare na nila, di ba? Kasi nga, 3 years kami hindi nakauwi. Kaya, 3 years and 4 months. Yun. Tapos, pangalawang dahilan pa na bakit ayaw nilang pauwiin kasi nga yung virus. Kasi, possible na maipit ako sa bakasyon ko na baka matagal na ako sa pagbalik. Actually, mga tropa, ang bakasyon ko is almost 2 months lang. December 12 to January 31 lang. Yun lang po ang bakasyon ko. So, ang ticket ko naman is round trip naman mga tropa, no? Hindi naman siya yung one way lang. Okay? Kaya kapag naging okay yung lahat-lahat, makakabalik po ako ng January 31. Pero ito pa ang pangatlo mga tropa na ikinabigla namin lahat. Okay? Kung walang uuwi sa amin o magbabakasyon sa amin, hindi namin malalaman na meron palang problema sa mga papers namin o documents namin. Okay? Unang problema ng documents namin mga tropa, yung SSW kami sa Japan, pero sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, trainee po ang papel namin dito, yung documents namin. Di ba? Ang laking problema. Okay? Sa Japan kasi, parang nag-direct, ano na kami, direct hired na kami. Wala na kaming kumiay, wala kaming agency, kaya dinirect po kami ng company. Yun po ang isa pang problema namin na posible talaga matagal ng bakasyon ko dito sa Japan. Okay? Tapos mga tropa, ang sabi sa akin ng Japanese na humahawak sa amin, yung papers namin dito sa Pilipinas, hindi pa siya na-transfer as SSW or specified skilled worker. Eh ang tagal bago matapos yung process noon. Kasi 3 months yung pinakamabilis, 3 months yung pinakamabilis, no? Tapos 4 months, 5 months yun yung mga delay na o yung tumatagal sa process ng papel. Kaya pinipigilan po ako na magbakasyon. Pwede daw ako magbakasyon, pero matatagalan po ang bakasyon ko sa Pilipinas, which is nagustuhan ko. Tinanggap ko talaga siya. Sabi ko, okay lang sa akin, kahit matagal yung bakasyon ko, kahit matagal yung pag-stay ko sa Pilipinas, sabi ko, kasi pabor sa akin yun, kasi nga gusto ko makasama yung anak ko, tsaka yung pamilya ko, asawa ko, di ba? So, gusto ko sila makasama, kasi nga 3 years and 4 months di ako umuwi, di ba? Yun, nakikita ko yung anak ko kasi mga tropa, sa cellphone lang, talagang gusto kong umuwi talaga. Sobra ako na homesick. Okay. Yun mga tropa, no? Kaya pinipigilan ako ng company na magbakasyon. Tapos, madami silang in-offer sa akin kasi nga, dalawa kaming uuwi. Yung sa February, ako naman, December, mauuna talaga ako. Ngayon sabi ng company, kapag umuwi ka ng December, baka yung January mo na babalik ka sa Japan, hindi ka makabalik agad.
baka mag-stay ka sa Pilipinas ng 3 to 4 to 6 months. Yun. Sabi ko, okay lang sa akin kasi nga, gusto ko makita yung anak ko. Pinili ko talaga yung pamilya ko. Pinili ko talaga. Kasi nga, nung una, nagdadalawang isip pa ako na magbabakasyon ba ako o hindi. Diba? Pero nung sinabi ng asawa ko, uwi ka naman kasi gusto ko din makasama ng anak mo, sabi ng asawa ko. Siyempre, ako din, sabi ng asawa ko, pamilya natin, ganyan. Gusto ko nilang makasama. Sabi ng asawa ko, sabi niya yung YOLO, alam niya. Binanatad pa niya ako ng YOLO, you only live once. So napaisip ako mga katropa, tama nga naman. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa ating kinabukasan, di ba? Mas importante pa din yung pamilya kaysa sa lahat ng bagay, no? Hindi ko naman sasabing hindi importante ang trabaho. Importante din ang trabaho para makausad tayo sa buhay, di ba? Okay, para magkaroon tayo ng financial, no? Ang ano lang dun, makauwi man lang ako para makasama ko yung pamilya ko. Lalo na yung anak ko, mga tropa, hindi pa niya ako nakita. Hindi pa niya ako nakita. So, ang cute niya. Yun. Tapos, in-offer nila sa akin. Sabi ko kasi, kung di ako uuwi, paano yung ticket ko? Eh, ang ticket ko, 56,000 sa pesos, di ba? Ang mahal. Tapos may PCR test pa kami doon na tatlong lapad, nasa 14,000 pesos mahigit yun. Lahat, nabili ko na pa sa lubong, lahat, nabili ko na lahat, nakaready na ako. Tapos sabi ko sa kanila, paano na-ready ko na lahat, pati ticket, ganyan. Sabi ng company, paano kung bayaran namin yung ticket mo? Sabi nila sa akin, tapos sabi ko, ang sagot ko ganito, ganito sagot ko sa kanila, sabi ko, hindi lang naman kasi sa pera, sir, kasi... Siyempre po, 3 years na kaming, 3 years na akong hindi nakaka-uwi. 3 years and 4 months, to be exact, no? Tapos hindi ko pa nakita yung anak ko. Sana maunawaan nyo din yung stress ko, tsaka yung depression ko. Sabi ko, naunawaan daw nila. Pero ang kasalan nila kasi, baka daw di ako makabalik agad kasi bakasyon. Mahaba. Dahil yung papers namin, hindi pa nasikaso. O nasikaso na pala. Kaka-start pa lang nung umuwi ako. Yun, tapos... baka maipit daw ako dun sa pandemic. Sabi naman, 4 months or 3 months, ganyan. Siguro naman okay na kasi returnee lang naman ako. Hindi naman ako new. Mahirap kasi sa mga new. Pero sa mga returnee, hindi naman ganun higpit. Pero, may higpit pa rin. Pero, possible naman makabalik din naman. Okay? Yun. Kaya sabi ko, pipiliin ko yung pamilya ko. Yun. Sabi pa nga sila sa akin, noong una sinabi nila sa akin, makakabalik ka naman. Habang nasa Pilipinas ka, sikasuhin yung papel mo. So, sinasabi nila sa akin. Kaso matagal, 3 months or 4 months, mga ganun sila. Pero sabi ko, okay lang sa akin, walang problema. Aba, biglang tumas, naging 6 months, naging 8 months, naging 1 year. Hindi ako makakabalik daw, ganun. Kasi nga mga tropa, sinabi ko sa kanila na gusto ko umuwi talaga. Yun. Tapos hanggang sa yung pinakahuli, sabi, baka di ka na makabalik, sabi nila sa akin. Tapos, last offer nila, yung ticket. Babayaran yung ticket ko. Kasi nga, 56,000, no? Nasa 13 lapad yun. Sabi nila sa akin, babayaran namin. Sabi ko naman, hindi naman tungkol lahat sa pera, sabi ko. Kasi nga, sabi ko nga, gusto ko makasama yung pamilya ko. Anak ko, importante yung anak ko, tsaka asawa ko at pamilya ko. Lalo yung anak ko, di ko pa nakikita to, no? Kaya... nung nakita ko anak ko, talagang na-amaze ako. Yung natulala ako. Sabi ko, ito na ba to? Ang laki niya, sabi ko. 2 years old na to, mga tropa. Sobrang na-amaze ako. Ang kulit niya. Hindi ako naiinip sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, dahil sa kanya. Sobrang mahal ko to, mga tropa. Sobrang mahal ko. Siyempre, may makulit siya, makulit, no? May kakulitan, bata eh. Minsan nasisigawan ko siya. Siyempre hindi naman pwedeng pag bawal, siyempre kailangan bawalin. Para hindi lumaking ano, para hindi lumaking sutil, mga ganon. Pero ano lang naman, tama lang naman yung pa-discipline ako. Ayun, balik tayo dun sa ano. Ayun, pumayag sila na umuwi ako. Hindi talagang inano ko sa sarili ko na sa kanila na uwi po ako, magbabakasyon ako. Okay? Kahit na magbakasyon ako ng 3 months to 4 months, hanggang 5 months, hanggang 6 months, okay lang sa akin. Makasama ko na yung pamilya ko. Yun. Pero pinakamabilis mga tropa yung, 3 months. Yan, yun yung pinakamabilis sa process. Okay?
Sa Japan naman, wala kaming problema. Kasi ang ano namin, ang papers namin is SSW na. Dito lang talaga sa Pilipinas ang problema namin na medyo matagal ang process, no. Yun. Tapos, ayun, isa pa sa mga ano ko, dahilan ko kaya nag-boost din yung decision ko na magbakasyon kasi mga tropa, na-stress ako sa Japan. Kasi nga, patong-patong na yung stress. Kasi expected ko na makauwi na ako, tapos sasabihin hindi na naman. Ganun, patong-patong na yung stress ko. Tsaka kailangan ko ng break, mga tropa. Kailangan ko ng break. Kasi hindi naman pwedeng puro trabaho lang, ganyan. Kailangan mo ng break, kailangan mo ng pang-refresh, di ba? Tapos, na-depress din ako, mga tropa. Hindi lang natang depressed ako, pero depressed din ako sa Japan. Dahil nga, inisip ko yung pamilya ko, ito, baby kong to. Nakikita ko sa cellphone yan, bibong-bibo. Tapos gusto ko na talaga makasama yung pamilya ko, tsaka yung anak ko. Yun. Kaya, na-stress ako araw-araw. Tapos, sa trabaho, minsan, ano ako, parang tulala ako, kakaisip talaga, uwi ba ako or hindi, mga ganun. Kasi inisip ko to. Gusto ko na makita yung anak ko, sabi ko. Kaya nakapag-decide po ako na uwi na po ako. Yun. As a vacation lang naman. Pero matagal, mga 3 months to 4 months, mga ganun. Yun. Kahit makulit to, sabi ko, gusto ko umuwi talaga, gusto ko siya makita. Yun. Sobrang mahal na mahal ko tong batang to. Love you. Bango. Ay, nagising siya. Hindi lang mga tropa yung dahilan ko. Bakasyon lang to. Babalik naman ako, kaso mga tagalan. Diba? Babalik tayo sa Japan journey. Sa ngayon mga tropa, sana supportahan nyo ako sa vacation journey ko sa Pilipinas. Tama ba? Yun. Sana supportahan nyo ako. Sana panoorin nyo yung vlogs ko with my family, no? Marami po akong gagawing content, kasama po yung pamilya ko, yung nanay tati ko, tsaka yung asawa ko, tsaka yung anak ko. Marami po akong nakahandang content. Hindi lang po ako nakapag-vlog at nakapag-upload agad kasi nga po, yung internet namin mabagal, yung Globe. So nagpapalit po kami ng internet, kakakabit lang kanina ng PLDT. So mas mabilis siya ng mga tropa, no? Kaya makakapag-upload na tayo na mas mabilis pa. Okay? Hindi ko masasinsiraan ko yung Globe, no? Data kasi siya, meron siyang, ewan ko, di siya unlimited. Unlike yung sa PLDT is unlimited. Ang tagal kong ginagamit yung Globe, since 2018. Doon pa sa pwesto namin sa bayan, yung sa ticketing namin, hanggang ngayon, yung pa yung ginagamit namin. Pero, kanina, pinapalitan na namin mga tropa, kasi nga, hindi siya ganun kaano, hindi niya kaya, naubusan ng data, hindi siya unlimited. Pero yung PLDT, ayan, PLDT na paggamit namin ngayon, makakapag-upload na po at makakapag-update na po tayo lagi. Kasi nga marami tayong nakahandang mga content with my family. Yung mga tropa. Siyempre marami pang holidays dito na kailangan ko siyang gawan ng content. Abangan nyo mga tropa yung mga content natin na lalabas ngayon o yung i-upload natin. Sana mga tropa, supportan nyo yung, ano ko, yung vlog ko dito sa Pilipinas, yung vacation ko po dito sa Pilipinas. Sana don't skip ads mga tropa, no? Sana tulungan nyo ako. Then sa mga bago po dyan mga tropa, sa mga bagong nakakapanood po ng vlog ko ngayon, sana po please subscribe my channel and pag-share na din mga tropa sa mga katropa natin dyan na gustong mag-apply sa Japan at gustong makita yung journey ko po dito with my family. Kung ano po ako bilang tatay, kung ano po ako bilang asawa at anak, no? Yun, gusto kong i-share to mga tropa. Gusto kong i-open yung sarili ko at kung paano pala ako nakarating sa ganito. Hindi ko na nasasabi sa inyo to, pero gusto kong sabihin sa inyo to. Share to inspire, not to impress. Pray hard, work, stay humble, and God bless po sa atin lahat. Bye-bye!